Hi guys, good morning. This is Abby and welcome to my channel guys. So, this morning guys ay nandito ako sa bahay at naka-on-leave ba ako kasi on the past few days ay nagkaroon ako ng over-fatigue anxiety daw. Tumaas yung blood pressure ko while on my work. Nasa tibok. Hello guys, ito yung kuha ko nung ako yung nasa loob ng ospital. So, para hindi ako masyadong mag-isip, malungkot, nag-take pa ako ng picture na nasa ospital talaga ako. Ayan yung day 1. Ito na yung gabi, nag-overnight ako doon. Sol po ako nung nangyari yon, parang bumigat yung braso ko tsaka diretsa sa liig ko. Kasi yung trabaho namin is more on nakatutok kami sa monitor, sa online gaming, sa casino. So, more on parang hindi nagagalaw yung mga ganun mo, tsaka braso. So, yun. Parang nag-trigger din sa akin yung kape na lagi kong iniinom pag panggabi ako. So, yun nga, guys. Siyempre, di natin maiwasan na magkakasakit tayo. Ganun talaga. So, sobrang takot ko at nervyos kasi tumaas ang dugo ko ng 180 over 110. So, nung ako'y inambulansya, sobrang kinahabahan ako na hindi ko mapigil yung palpitation ng puso ko. Tapos, nanginginig ako. Yun pala, sobrang taas na ng BP ko. Hindi ko alam kung paano nangyari. Parang biglaan lang yung ganun. Kasi sa panggabi yung shift ko, lagi akong panggabi. So, yun, nagkaroon ako ng parang napagod siguro, tsaka puyat. Kaya, yun. Pero syempre, hindi naman natin maiwasan kahit mag-iingat tayo. Nandun pa rin yung hindi natin maiwasan magkasakit. So, yun guys. So, ngayon, nakalip ako ng 4 days. Nandito ako ngayon sa bahay. Papahinga para pag pumasok ulit, gano'n. So, napakahirap pala magkasakit sa abroad. Nung ako'y nasa Dubai, no, nagkaganito na rin ako, pero nung ako'y na hospital sa Dubai, agad na in-injection na nila akong pampapaba ng dugo. Dito kasi sa Malta, parang na-admit ako ng alauna ng madaling araw, so binigyan ako ng pampakalma, pampababa ng dugo, ano pa, umaga pa ng alas 10, so napakahirap para sa akin, kundi ang magdasal na lang. So, nagdadasal lang ako na maging normal lahat ng mga test ko. At sa pagpapala ni Lord, okay naman ang test ko, lahat normal naman. Pero, pinag-stay pa rin nila ako sa ospital ng overnight para ma-monitor daw yung ECG ko, yung puso ko, kung saan ang gagaling yung palpitation ko. Yun pala guys, yung nanggaling yung palpitation ko is sa sobrang kapag kakape. Yun guys, so nasobrahan ako sa kape, pagod, puyat, na hindi makatulog din ng ayos. Kasi mas malaki pa yung oras ko mag-prepare pagpasok kaysa sa tulog ko. Kasi bababa kami, magbabas, maglalakad, mag-aabang sana. So parang nag-ano yung pagod ko, nagsama-sama na yung pagod, tsaka ano. Yun, kaya nagka-tumaas yung BP ko. Ang pag-overfatigue pala guys is yun. Parang ano ko na yun, isang araw ko nang nararamdaman yun. Hindi ko naman pinapansin kasi nawawala naman siya. So, hindi ko siya pinansin hanggat sa pumasok ako ulit ng panggabi. So, doon na nangyari yun. Nung pumasok ako ng 11 ng gabi. So, pagdating ng alauna ng madaling araw, bumigat na yung braso ko diretsa sa batok ko. Buti natapos ko pa yung laro bago mangyari yun. Pagbaba ko sa upuan, yun na, parang nahihilo na ako. Tapos, hindi ko na kayang tumayo. Tapos yun, tumawag na sila ng ambulansa sa akin. So, parang napakahirap na magkasakit sa abroad kasi wala kang kasama, solo flight mo lang. Ang tanging, ano mo lang talaga is manalangin, magdasal. So, yun ang ginagawa ko. Lagi akong nagdadasal nung time na yun na malampasan ko, makaya ko. Kaya kong pakalmahin yung blood pressure ko, pero yung palpitation ng dibdib ko, hindi ko mapakalma. So, dala na siguro yun ng sobrang kape. Kaya, ngayon, tinigilan ko na ang pagkakape, guys. Tsaka,
Ewan ko, parang hindi mo maiwasan, nakakabahan ka. Hindi ko alam kung bakit. Kahit sabihin kong nakarelax ako, pero nagpapalpitate pa rin ako. Yun lang ang mahirap. So, yun guys. At maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa channel ko. At hindi ko na po siya natututukan kasi sa sobrang busy ko. So, naisipin ko mag-vlog ngayon while I'm on leave now. I'm on vacation. So, marami akong bagay na hindi na nagawa. At ngayon nakabakasyon ako. Marami akong bagay na naisip na sa mga nangyayari. Kasi alam nyo, nung ako'y nasa ospital, maraming matatanda na normal yung blood pressure nila, easy lang sa kanila. Pero yun yung iniisip ko na yung matatanda nga, malakas ang loob, ako pa kaya na marami akong dapat isipin, yung mga anak ko, ganun. Pero pag nandun ka na talaga sa time na yun, sa sitwasyon na ganun, parang wala na akong maisip. Parang iniisip ko na lang magdasal na maging normal ang lahat, maging okay ang lahat. At thanks God at na hindi ako pinabayaan ni Lord na lampasan ko tong ano na to. Pero syempre, parang sobrang liwanag. Sobrang liwanag kasi ng ano, kaya parang ano ng ano ko. Parang puti ko masyado ng camera ko. So yun guys, napakahirap ng ano, pero dahil sa pananalig natin sa Diyos, magdasal ka lang at hindi ka pabayaan ni Lord. So, yun ang ginawa ko sa ano ko. At awa ng Diyos naman ay nalampasan ko to, nakalabas na ako. So, nagpapagaling na lang ako. Hindi pa ako kumakain ng kanin. Ang kinakain ko ngayon is patatas, mga prutas, tsaka yung spinach. Yun, ginigisa ko siya sa tuna. So, mga 5 days na akong dinagra-rice ngayon, guys. So, medyo kakayanin para ano, lumakas na ako ulit. So, yun guys, napakaputi ko naman dito sa ano, maraming salamat guys sa mga nagko-comment sa akin at sa mga nag-alala at na ano, na-appreciate ko yun. Maraming salamat po sa inyo. At kailangan ko lakasan ng loob ko kasi tama nga mga kapatid ko at pamilya ko, mga anak ko, na ako lang mag-isa dito. So, ayoko din naman silang mag-alala sa akin. Sa totoo lang, nung ako'y nasa ospital, ayoko sanang ipaalam sa pamilya ko na ano ako. Inisip ko na lang, wala akong kausap sa ospital, so kailangan nilang malaman kung anong nangyayari sa akin kasi hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin tapos hindi pa ako nagsasabi sa kanila. Ang sa akin kasi, ayoko silang mag-alala. Ayoko mag-alala sila sa akin kasi feeling ko, pag nag-alala sila sa akin, mas lalo akong natataranta. Hindi ko alam kung bakit. Parang ayoko nang may nag-aalala sa akin. Pero syempre, ang pamilya natin, di natin maiwasan na mag-aalala sila. Kaya sinabi ko na din, ha, nasa ospital ako. So, maraming salamat sa mga, sa pamilya ko na nag-pray sa akin at magaling na ako. At nagpapagaling na lang ako ngayon. At siguro, kailangan ko lang ng tulog. Parang masakit na rin naman kasi sa likod ko ang matulog, ang humiga. Pero since nawala akong gagawin, so yun, naisipan kong i-vlog ang ano. So maraming salamat po guys sa mga walang sawang nanonood sa aking YouTube channel. So thank you so much guys. It's part ko ng libangan to. Tsaka ano, sana supportahan niyo ako lagi kahit hindi maano yung mga upload ko. So kasiyahan ko po yun. So thank you so much guys. Bye bye. Love you. Bye, ingat po.